the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today, as our prayer in honor of the Blessed Virgin Mary, we include the intention of the diocese as we enter the month of the protection of life. We pray for the defense of life, especially for the intention of the diocese that the reimposition of the death penalty will not happen. So along with the intentions of the Diocese of San Pablo for the intention of the Ministry of Family and Life, we come forward asking God for all the blessings and for all our sins, let's ask the Lord for forgiveness. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most gracious fault. Therefore, I ask the Blessed Mary and the Virgin, all the saints and saints, may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Grant, we pray, Almighty God, that for all who celebrate the glorious name of the Blessed Virgin Mary, she may obtain your merciful favor through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter to the Hebrews. Through Jesus, let us continually offer God a sacrifice of praise, that is, the fruit of lips which acknowledge His name. Do not neglect good deeds and generosity. God is pleased by sacrifices of that kind. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over you as men who must render an account. So act that they may fulfill their task with joy, not with sorrow, for that would be harmful to you. May the Lord of peace, who brought up from the dead the great shepherd of the sheep in the blood of the eternal covenant, Jesus is our Lord, furnish you with all the good that you may do His will. Through Jesus Christ, He carry out in you all that is pleasing to Him. To Christ be glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. The Lord is my shepherd. I shall not want. In verdant pasture, He gives me repose.
Beside restful waters he leads me. He refreshes my soul. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side with your rod and your staff that give me courage. The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Is listening. You have the voice of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The apostles returned to Jesus and reported to him all that they had done and what they had taught. He said to them, "Come by yourselves to an out-of-the-way place and rest a little." People were coming and going in great numbers, making it impossible for them to so much as eat. So Jesus and the apostles went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many got to know about it. People from all the towns hastened on foot to the place, arriving ahead of them. Upon disembarking, Jesus saw a great crowd. He pitied them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them at great length. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa dalawang bagay po yung pinanganyaya sa atin sa banal na kasulatan. Una ay the importance of rest. Kahit na yung mga alagad ay kinakailangan magpahinga. No? Kinakailangan silang pumunta sa isang lugar. No? Kaya po, hindi lang po ito sumasalamin sa kahalagahan ng rest day. No? Yung rest day natin. Well, alam natin na sabi nga ng mga nagtatrabaho ay day off. No? Kinakailangan din merong day off. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Bagamat po yung paghahari ng Diyos ay napakahalaga, pero kinakailangan din natin ng panahon para magpahinga at para magkaroon ng sapat na lakas.
para sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya po, napakahalaga po yung lalong-lalo na, no? Yung tinatawag nating Sunday rest. Ngayon, medyo may malaking problema, no? Sapagkat ngayon ay hindi na ngayon Sunday ang mga rest day ng mga kumpanya. No? Iba't ibang araw na. Kaya kung minsan ay alin, hindi na nakapagbibigay ng panahon para sa Diyos. Pero sana magawa din sana ng pamamaraan. No? Magawa din sana ng pamamaraan na makita ng mga tao yung kahalagahan ng pagbibigay ng panahon. Kasi po para sa sarili, no? At para sa Diyos. So, bahagi yun na kung saan ay ito yung mga problema ko minsan ng iba, no, na hindi makapagsimba pag-araw na linggo, gawa ng hindi yun ang kanilang rest day, hindi yun ang kanilang day off. Well, isa pong hamon ay kung hindi ka makasisimba mismo doon sa day off mo, hindi magsimba doon sa araw na linggo, kasi hindi na day off mo, hindi sana yung makapagsimba ka doon sa araw ng iyong rest day. Kung rest day mo ay Monday, kung makasisimba ka sa araw na yon, no? Ng Monday. So, isa rin yung pamamaraan, no? Yung iba, ay sabi ko nga ay kasi lalong-lalo na yung mga may shifting, no? Na kung sakaling pagkagaling sa kanilang trabaho, no? Doon sila magsimba. Hindi kaya bago sila pumasok sa kanilang trabaho, doon sila magsimba, no? Pag-araw na linggo. No? Pero isa pa rin ang chance ay doon ka magsimba, no? Doon sa araw ng rest day mo, para may ibigay mo yung panahon na hindi mo nakalimutan ng Diyos kahit man lamang sa araw ng iyong pamamahinga. So isang malaking hamon sa tawagin po natin sa makabagong panahon na ito. Epekto ito ng tinatawag po nating globalization. Pero hindi lamang ngayon, ano? Yung panahon din po ng retreats, recollection, kaya retreat. No? We go to a secluded place. Napakalaga po yung mga retreats and recollection. Ano? So, bahagi yun. Bagamat po, sana po yung mga organisasyong pangsimbahan, ano, may kanya-kanyang mga retreats and mga recollection, ano, sana din makita din po natin yung recollection din po ng ating parokya. Ano, maging bahagi yun kasi bahagi ng pagtugot na tawag nito sama-sama nating pagnilayan bilang isang parokya. Napakahalaga po, no, na magkaroon tayo ng panahon, no? So kaya po sana ay para po doon, no, sa mga kahit na mayroong retreats o recollection. Well, wala namang masyadong retreats ngayon, no? Karimita ngayon mga nagre-retreat ay yung mga gagraduate sa mga Catholic schools, no? So mga recollection Monday, no? 1 hour, 2 hours. So, maging bahagi po yun na kung saan ay magkaroon tayo ng lakas, no? Spiritually. Kasi hindi pa pwede na puro na lamang tayo trabaho. No? Wala tayong panahon ng panginilay sa harapan ng Diyos. So, napakahalaga po yun, no? Na makita po natin.
Ito yung bagay na kung saan yung makita po natin na ipinamanhik ni Jesus, na kung bakit sinabi niya na sa kanyang mga alagad, kahit na sa gitna ng marami pa nilang ginagawa, napakahalaga po na sila rin ay magpahinga physically and spiritually. Pangalawa, ay makita po natin yung hamon na ipinamamanhik sa atin ng buong may kapal na si Jesus ay nahabag sapagkat sila yung mga tupa na walang pastol. Sila yung mga nalulumbay. Napakahalaga po na kung saan ay magkabayan natin ng sambayanan. Katulad ng ginawa ni Jesus. Na nagbigay ng panahon sa gitna ng kanilang maraming schedule. Kumpusin, sila yung magpapahinga na. Pero dahil sa sinundan sila ng mga tao, ay nahabag sa Jesus. Sabagat sila yung mga tupa na walang pastol. Ito rin po naman ang makita ng sambayan ng Kristiyano. Yung role ng simbahan na pangalagaan ang kanyang tupa, lalong-lalo na po ngayon, sabi nga po natin sa usapin ng pagpapahalaga sa buhay. Ngayon ay buwan ng Pebrero. Kilala natin bilang buwan ng mga puso. Pero huwag natin kalimutan na ito'y buwan ng buhay. At tungkulin ng simbahan na gabayan, magpastol, lalong-lalo na po sa pagpapahalaga sa buhay ng tao. So ito yung bahagi po ng ating panalangin, sabi ko nga po, sapagkat ipanalangin natin na huwag magkaroon ng reimposition ng death penalty. Sapagkat ngayon ay nasa third reading na. Nagsimula na atang magdebate sa Kongreso. Ilang kumisan din yung mga kongresista. Sabi nga doon sa unang session nila ng pagdebate, ay nagpa-attendance lang. Kasi bibilangin kasi yung quorum. Pero wala na mismo doon sa pagdebate. So medyo mahirap basahin sapagkat maaaring may ibang kadahilanan, pero sa ibig sabihin ay gagawa ng batas, itong mga mambabatas, wala sila sa debate. So parang paano magkakaroon ng higit ng pag-unawa? Well, hindi natin alam yung kanilang kadahilanan, pero yun ay trabaho nila. Sana makita rin po sana yung trabaho ng simbahan tungkol po sa usapin na ito ng death penalty. So, hindi maging maliwanag sa atin, bagamat merong maraming katanungan na alam nyo ay mas maigi pa nga sa bikarya natin. Ay lahat ay na meron ng tarpaulin. So, sa ibang bikarya ako kasi ay kasi wala akong masyado tayo schedule kaya nakapunta ako kapag sa mga piyesta. Ay makita ko na yung iba ay medyo may problema ang sa usapin na ito. Lalong-lalo na yun. Pero huwag natin kalimutan na ito ay usapin na pagpapahayag natin na ano, ito po ay hindi lamang po makita natin ang problema na hinaharap ng natin bilang mga mamamayang Kristiyanong Katoliko. No? Kasi it is a question of faith, no? And morals. So bahagi po na pinangahawakan natin. No? Hindi po ito question ng demokrasya, no? Kapag sa usapin ay isang pananampalataya. No? Kasi bakit? Ito yung pinananaligan natin.
yung pagkapahalaga sa buhay ng tao. Pagkapahalaga sa buhay ng tao. Kaya po, ay katulad ng mga isyo, no? Katulad po halimbawa ng RS Bill, no? Eh, sabi nga eh, malaking katanungan para po sa sabay ng Kristiyano, sa mga binyagang Katoliko, no? Na alin, supposed to be, ay bahagi ng ating pananampalataya na no to death penalty. Pero nakakalungkot na sabi nga maraming mga Katoliko ang yes to death penalty. At ito ay sumasalamin sa mas malalim na ugat. Sabi nga po ng isang obispo, sabi niya ay tayo raw kasi mga Pilipinong Katoliko ay mayroong split level Christianity. Split level Christianity. Bahagi yun na kung saan ay magkaiba yung paniniwala tungkol sa mga bagay, no? na ito, no? Na dapat na bigyan ng higit ng pagkapalalim. No? At nawa, makita po natin na ang tanging trabaho ng simbahan ay magpastol para pangalagaan. Kasi, ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na Katolikong Kristiyano, anong dapat? Ay, no to death penalty. Period. Pero nakita natin na usapin na ito na may mga Katolikong Kristiyano na yes to death penalty. At yun ay, sabi ko, may malalim na ugat. Maaring gawa ng hindi masyadong naipaliwanag maigi yung pamantayan ng ating pananampalataya, ano? O hindi sapagkat sabi nga po ng Chief Justice, ano? Ng Supreme Court ay because there is may problema, ano? May problema sa judicial system natin. So, yun ay Chief Justice na yun, no, nagsabi, no, si Sereno, na bahagi kung bakit ay gusto ay sa pamagitan ng death penalty, no, na ibalik. Pero yung ating pamantayan ay bahagi yun ng pagkilos na alin, kapag una sapagkat yung pagkapahalaga sa buhay. Yun po yung una. Pagkapahalaga sa buhay. Mahalaga yung buhay. May makasalanan mo yan. Ano ang sabi ni Aguirre noong makaraang araw? Criminals are not humans. That is discrimination na po yun. Kung natuusin. Dahil na ikaw ay isang criminal, hindi ka na raw tao. Bahagi ng pagkilos na kung saan ay makita. At bahagi ng pagtugon na binibigyan natin ng higit na pagkapahalaga ay yung biyaya ng buhay ng tao. Sabi nga ay makasalanan, ay naging kriminal, mamamatay tao, ikulong. Ikulong para hindi makapapaminsala. Sabi ng iba, para matakot ang tao, mayroong death penalty. So, araw-araw na nga may pinapatay. No? Hindi naman nabawasan ang mga, kung tawagin po natin, ay gumagawa ng masama. No? Hindi po yun ang solusyon. Kaya po ang tawag po sa atin na dapat natin bigyan ng pansin. Siguro po, ito rin yung bagay na kinakailangan din natin i-work out. Alin yun? Yung restorative justice. Yung nagnanais ng death penalty, hindi yung kanila yung restorative justice. No? Ano sa kanila? Punitive justice. No? Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. No? Yun ang ibig sabihin. Maparusahan ka lang. No? Yun lang kanilang pagnanais. Sa atin, hindi punitive justice.
restorative justice. Well, hindi mo na talagang magbibigyan ng pagre-restore ang isang bagay na winasak mo. Lalong-lalo na halimbawa kung yung isang kriminal ay mamamatay tao. Hindi mo na maibabalik yung buhay. Pero na yung maibabalik ay yung bahagi ng pagkilos na yung tao mismo ay ma-restore mo. Ma-restore mo sa kanyang kalinangan na siya ay makita na may mga gawi siya na dapat niyang baguhin. Kinakailang i-restore mo siya na siya mismo ay magbalik loob sa katotohanan, magbalik loob sa Diyos. At maging bahagi ng isang pagkilos na makita rin po natin. Sa usapin naman ng mga biktima ay di yung pagpapatawad. At huwag natin kalimutan na, sabi ko nga, siguro, isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi natin naiintindihan ang usapin ng kaparusahan. Kasi bakit? Kasi nawala na yung turo ng purgatorio. Napakahalaga po yung turo ng purgatorio. Bakit? Yun ang katarungan natin . Yun ang katarungan natin. Bagamat nagnanais tayo na makamit natin yung katarungan habang sa daigdig na ito, yan ay may kakulangan. May kahinaan. Kasi bakit? Tao lang tayo . Pero siguradong katarungan, at hindi siguradong magkakamali na katarungan ni Helen, yung purgatorio. Ba't ko sinabi yung purgatorio, hindi yung impyerno? Kasi yung impyerno, para sa mga hindi nananampalataya. Wala nang pag-asa yun . Yung purgatorio, ay doon sa mga nananampalataya na nagnanais na maibigay yung hinihingi ng katarungan na sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Na ulit, kahit na kayo nananalig sa Diyos, ay, hindi ka makalulusot. Magbabayad at magbabayad ka. Magbabayad, magbabayad ka. Sa mga Protestante ko kasi, wala silang purgatorio. Kaya kumisan, mag-ingat din kayo sapagkat kaya po kumisan yung iba, mga hindi marunong magbayad ng utang. Kasi yun yung Protestante kaisipan. I could get away with you. Hindi, kapag Kristiyano ka, hindi, magbabayad ako sa'yo. Bakit? Pagdudusahan ko yan . Saan? Sa purgatorio. Hindi ako makakalusot. Bakit ko papaparusahan yan doon? Hindi gagawin ko na ngayon. Magbabayad na ako ngayon. Kasi mas malaki yung babayaran ko sa'yo sa purgatorio. Bahagi na kung saan makita po natin. So, marami po tayong dapat na isa katuparan, lalong-lalo na po sa usapin ng death penalty. Pero ito po nawa yung bigyan natin ng pagpapahalaga na maitulog natin sa harapan ng pong may kapal, sa malaki pa rin usapin sa pagpapahalaga sa buhay ng tao. At kinakailangan po natin, kaya po kahit na kuminsan ang simbahan ay maraming kalaban tungkol sa usapin na ito, Ellen, kinakailangan na maging mga pastol tayo sa usapin na ito na gabayan natin. Sabi nga po, kapag na-reimpose ang death penalty, siguro sabi natin ngayon ay ito ay isang batas, batas na itinalaga natin na alin, na anti-Catholic. Kasi tayo Catholic, ibig sabihin, we're against death penalty. Anti-Catholic yan. And then, at the same time din na rin, ay sabi nga natin ay tayo na naniniwala na yan ay kasalanan. So, ibig sabihin ay we will also carry the burden. Papasahin natin sa ating mga balikat ang pagkakasala. Kasi bakit? Ay sa sino man na mapaparusahan ng kamatayan, halimbawa po,
Si Juan ay pinarusahan ngayon ng kamatayan at na-execute sa araw na ito. Tayong lahat ay mayroong pagkakasala. Kasi bakit? Tayo naglagay ng batas na yan eh. Tayo ang, bagamat hindi tayo yung nag-switch, bagamat hindi tayo yung nag-inject sa taong yon, no? Pero hinayaan natin na yung isang batas ay maipasa. Ibig sabihin, tayong lahat ay pumatay sa taong yon. Kasi bahagi po yon, no? At yun ay masasabi, hindi mo masasabi na yung kasalanan na yan, pagkahati-hatiin natin, hindi. Yung kasalanan na yan ay alin. Lahat tayo ay culpable. The same way pag-idusahan natin. Kasi bakit? Hinayaan natin na ang ito, ang isang bagay na ito ay mangyari sa lipunang ating ginagalawang. Kasi maliwanag ko eh. Pinapayagan natin ang isang bagay na laban sa ating pananampalataya. Kaya, bahagi po na kung saan ay paspusan o nating ipanalangin at patuloy nating ipaunawa yung pagpapahalaga sa buhay ng tao na maging bahagi, lalong-lalo na po sa usapin na ito, ng pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan. So, itadangin natin sa harapan ng pumikapan. No? Bahagi. Sabi nga po, no? Sabagkat buhay yan, kapag nawala yan, hindi mo na maibabalik yan. No? At nakakalungkot ko isipin na naging bahagi po ng karanasan natin na dumating yung death penalty. Sino yung kalimitang naparusa ng death penalty? May napakita na ba kayo naparusa ng death penalty? Na mga milyonaryo? Na kriminal? Wala. No? Kalimitan po ang napaparusahan dyan ay yung mga walang pera na may babayad para sila idepensa sa kanilang kaso. Yan po ay bahagi na kung saan ang madadali lamang ay muli ay ang malaking bahagi ng mga mahihirap. Bahagi na pagtugunan natin. Kaya nga po, siguro po ay patuloy natin ipanalangin sabagat ang kalimitang sinisigaw ay katarungan. Ay makita po natin, kumisa po napakahirap ituro yung katarungan kasi pag pinag-usapan natin ay purgatorio. Kasi bakit? It is something to be seen. No? Hindi ito yung pamantayan na nakikita natin bilang mga tao sa daigdig na ito. Pero ano yun? Ibig sabihin ay siguro po ay kulang yung ating pagituro ng ating pananampalataya sa tao. Kung bakit po isa ito sa mga usapin na ngayon ay naging bahagi ng ating problema sa ating bahagi. So, it is not only a question ng pagkasabatas. Anong muna ito sa question na may tanong natin, we are predominantly Catholic. Pero na nagtuturo na alin na pahalagahan ang buhay ng tao. Pero may katanungan, no? Bakit maraming tao ang gusto ng death penalty? Katoliko itong mga ito. No? Katoliko itong mga ito. Bakit gusto yung death penalty? No? Yan turo ng simbahan, turo ng bilang bahagi ng pananampalatayanin. Pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kasi panalangin natin. No? Panalangin natin. Kinakailangan natin na maging pastol para sa iba, lalong-lalo na sa usapin na ito ng pagpapahalaga sa buhay ng tao.